Okay mga wasa, welcome back sa channel natin. Hindi na natin patatagalin to. Kagaya ng paulit-ulit ko nang sinasabi sa mga nauna ko ng mga video, ay lubhang napakaraming lugar sa mundo ang talaga namang kamangha-mangha. Yung tipong kahit sa picture mo ka lang makita, eh mapapawaw ka na talaga. Napakarami talagang magagandang lugar sa mundo ang biyaya sa atin ni Inang Kalikasan. Dito pa nga lang sa Pilipinas ay may mga kakaibang lugar na, pero aba. Itong lugar na ibibida ko sa inyo ngayon ay talaga namang matindi. Dahil kung tawagin ito ay The Gates of Hell. Oh, di ba? Pangalan pa lang, mapapalunok ka na talaga ng laway. Tinatawag din itong Door to Hell pero puros mga alias lang ang mga ito. Dahil ang pinakapangalan talaga nito ay Darvaza Gas Crater. Ito ay matatagpuan sa Dervizay Province ng Turkmenistan. Ito ay isang dambuhalang hukay sa kalagitnaan ng desyerto ng Karakum Desert. May sukat ito na 69 meters ang diametro at may lalim na 30 meters. Oh, medyo malalim-lalim na yun ah. Tinatawag itong Door to Hell, siyempre dahil sa itsura nito. Dahil sa walang kamatayang apoy na animo, handang magluwa ng kakaibang nilalang galing sa ilalim ng lupa. Dag mo pa, yung mga kumukulong mamulang-mulang mga putik dito. Ayon, kay Anatoly Bushmakin ay mga taga-Soviet geologist ang naunang nakatuklas sa lugar na ito noon pang 1971. Noon ay hindi pa ito umaapoy at hinihinala ito noon na may mga nakaimbak na deposito ng langis sa ilalim ng lupa nito. Hinukay ito noon ng grupo ng mga taga-Soviet pero laking gulat nila. Nang habang hinuhukay nila ito ay bigla na lamang itong gumuho at nabuo ang isang napakalaking crater dito. Isa pala itong natural gas pocket. Dahil sa pagguho ay sumingaw mula sa ilalim ng lupa ang deposito ng methane gas. Dahil lubhang delikado at nakalalaso ng hangin na galing dito bilang pang matagalang epekto, ay minabuti na lamang nila na silaban na lang ito. At nang sa gayon ay maiwasan ang pagpondo ng methane gas sa ibabaw nito na maaaring humantong sa mas malaki pa o mas mapaminsala pang pangyayari o disgrasya. At mula nga noon magpasa hanggang ngayon ay hindi na namatay pa ang apoy sa dambuhalang hukay na ito. Maaaring sa unang tingin ay talaga namang nababahira ng misteryo ang Darvaza Gas Crater. Pero ayon sa mga eksperto ay isang typical na kondisyon lamang ito ng lupa kung saan sumisingaw ng dahan-dahan ang methane gas galing sa ilalim bunga ng mga nabubulok ng mga bagay sa ilalim ng lupa. Ayon pa sa kanila ay marami ang ganitong lugar sa buong mundo at yung iba naman ay malalaki o kung minsan naman ay sobrang liliit nito. Sa ngayon ay isa ito sa mga pinagkukunan ng enerhiya ng Turkmenistan. Ayon nga ay nag-e-export na sila ng gas sa mga bansang Pakistan, China, India, Iran, Russia at sa Western Europe. Sa ngayon ay nagpuproduce sila ng 225 billion cubic meters ng refined natural gas. Aba, sana may ganito rin sa Pilipinas. Pero teka, parang meron eh. Kasi natatandaan ko noong nanonood ako ng Jessica Soho, may napanood ako doon sa may Tondo, Maynila. Ayon sa Jessica Soho, habang binobomba nitong bata ang isang poso, bigla na lamang daw lumiyab ang tubig na nanggagaling dito. Tapos doon naman sa Mindanao, isa namang free-flowing water supply ang sinasabing umaapoy din daw sa bagay na napanood ko naman. Teka, kung sakasakaling magkakaroon ng Darvaza Gas Crater ang Pilipinas, saan kaya pupuesto? Sana sa hindi matao. Pero kung sakasakaling magkakaroon nga, malamang araw-araw akong mag-uulam ng inihaw. Okay, dahil dyan, tapos na. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagbibigay ng maikling oras sa panonood ng maikling video na ito. At lagi niyong tatandaan na ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit mga kaibigan.